Marami sa atin ang may mga tanong patungkol sa anghel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga bagay patungkol sa anghel. Ano-ano nga ba ang madalas katanungan ng mga tao patungkol sa anghel? Simulan na natin dito. Bakit nga ba may anghel? Ano ang purpose nila? Bakit sila ginawa? Marami tayong mababasa sa Bible na ang anghel ay involved. Ibig sabihin yan, kasama sa plano ng Diyos ang mga anghel. At merong layunin ang mga anghel, kaya ito nalikha ng Diyos. Simula pa lang Old Testament hanggang New Testament, marami tayong mababasa na patungkol sa anghel. Nangangahulugan lamang na ang mga anghel ng Diyos ay totoo. Pero ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa layunin ng mga anghel kung bakit sila ginawa ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng ilang mga dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mga anghel at kung ano yung purpose nila kung bakit sila ginawa. Una, para paglingkuran ang mga anak ng Diyos. May mga mababasa tayo sa Bible na nakita natin yung mga anghel ay pinaglingkuran nila yung tao ng Diyos or yung mga anak ng Diyos. Isang halimbawa na dyan ay si Elijah. Noong panahon na gusto nang mamatay ni Propeta Elijah, merong anghel na dumalaw sa kanya. At sa pagkakatulog ni Elijah, ginising siya ng isang anghel at ito ay pinakain. Nang dahil sa anghel na to, bumalik ang lakas ni Elijah at nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Bukod dyan, may makikita rin tayo na ang anghel ay nagpakita kay Apostol Pablo upang palakasin ang kanyang loob na humarap sa emperador. Isa pang pagkakataon na makikita natin na pinaglingkuran ng anghel ang anak ng Diyos ay nung panahon si Pedro ay nakakulong. Bigla na lang mayroong dumating na anghel at nakalag ang tanikala na nakalagay sa kamay ni Pedro. Sumunod si Pedro sa isang anghel kung saan siya pumunta at siya ay nakatakas sa mga bantay at nakaalis na sa bilangguan. Ilan lang yan mga kapatid sa mga pagkakataon na nakita natin na pinaglingkuran ng anghel ang mga anak ng Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit nilikha ang anghel. Ito ay upang maghatid ng mensahe na mula sa ating Diyos. Ang literal na ibig sabihin ng angel or anghel ay messenger o mensahero. Usually kasi nagpapakita yung mga anghel sa tao upang ibigay yung mensahe na galing sa Diyos. Isang halimbawa na lang dyan yung pagpapakita ng anghel na si Gabriel. Meron tayong pagkakataon at mababasa sa Bible na tatlong beses siyang nagpakita sa mga tao upang ihatid ang mensahe na galing sa Diyos. Isang halimbawa na lang ay nung kay Daniel. Dumalaw ang anghel na si Gabriel upang ipaliwanag ang pangitain o vision na nakita niya. Daniel chapter 8 verse 16. At mula pa sa pampang ng ilog ulay ay narinig ko ang isang tinig ng tao na nagsabi, "Gabriel, paliwanag mo sa taong ito ang pangitain." Bukod dyan, makikita rin natin ang sinabi ng anghel na si Gabriel kay Zechariah ang patungkol sa panganganak kay Juan Bautismo. Luke chapter 1 verse 19. Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito." Makikita rin natin na nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Maria upang sabihin na siya ay gagamitin ng Diyos upang ipanganak ang ating Panginoon na si Jesus. Luke chapter 1 verse 26 to 27. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalan ay Maria. At marami pa tayong mababasa sa Bible na ang mga anghel ng Diyos ay nagpakita sa tao upang dalhin ang mensahe na galing sa Diyos. Pangatlong dahilan kung bakit may anghel ay para makipaglaban sila sa espiritual na labanan, sa puwersa ng kasamaan. Sinasabi ng Biblia na mayroong labanan sa gitna ng mabuti at masama, at ang anghel ay nakikipaglaban din dito. Ephesians chapter 6 verse 12, "Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid." Tandaan natin mga kapatid, merong laban ng espiritual na hindi tayo nakikita at merong mga anghel na lumalaban para sa atin upang hindi tayo mapalayo sa Diyos at upang labanan ang puwersa ng kasamaan. Bukod dyan, ang isa pang layunin ng mga anghel ay upang purihin ang ating Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga anghel upang siya ay purihin din nitong mga anghel na nilikha niya. Psalm 148 verse 1 to 2. "Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo'y sa itaas siya ipapurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang buroong karamihan." Basahin din po natin yung Hebrews chapter 1 verse 6. "At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos." Para po sa kaalaman ng marami, noong si Lucifer po ay hindi pa binabagsak ng Diyos, nung nasa langit pa po siya, isa po siyang anghel. At ang papel niya po sa langit ay isang worship leader. Ibig sabihin, nagli-lead po siya doon ng worship or ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At siya yung tagapanguna doon sa pagsamba sa ating Diyos na nasa langit.
Pero dahil nga sa kanyang pagre-rebelde at dahil gusto niya rin na siya ay masamba at dahil sa kanyang pride, siya ay binagsak ng Panginoon kasama ang one-thirds ng anghel na nasa langit. So makikita natin mga kapatid, noong una pa lang, nilikha ng Diyos ang mga anghel upang sambahin din mismo ng mga anghel ang Diyos natin na buhay. Tulad natin na nilikha rin ng ating Diyos. Hindi lang po yan, bukod sa paglilingkod ng mga anghel sa tao, nilikha din ng Diyos ang mga anghel upang maglingkod yung mga anghel mismo sa Diyos. Kung titingnan natin ang mga anghel, ginagawa nila kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanila, ginagawa mismo ng mga anghel. Makikita natin kung saan man papuntahin ng Diyos ang mga anghel, pumupunta ang mga anghel doon sa lugar kung saan inutos ng Diyos. Nagpapakita lang na ang mga anghel ay naglilingkod sa ating Diyos. At makikita rin natin yung pagsunod ng mga anghel sa utos at sa kalooban ng Diyos. Psalm 103 verse 20. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Meron din tayong makikita na yung anghel mismo naglingkod siya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pagkatapos ng 40 days siyang nag-stay doon sa ilang. Basahin natin ang Matthew chapter 4 verse 11. Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating naman ang anghel at siya ay pinaglingkuran nila. So makikita natin mga kapatid, dito mismo pinaglingkuran ng mga anghel ang ating Diyos, ang ating Panginoon, si Jesucristo. Panghuling dahilan na makikita natin kung bakit sila nalikha ng Diyos, dahil meron po kasing part ang anghel pagdating po ng katapusan ng mundo or pagdating ng Judgment Day. Marami tayong mababasa sa libro ng Revelation or pahayag na may gagawin ng mga anghel na magdadala sa pagkawasak ng mundong ito. Revelation chapter 5 verse 2, at nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat dapat na mag-alis sa selyo at magbukas sa balumbon? Bagamat hindi pa nangyayari mga kapatid, pero pinapakita na ng Biblia na ang mga anghel ay gagamitin ng Diyos pagdating ng end times or pagdating ng katapusan ng ating mundo. So ilan lang po yan sa mga layunin ng mga anghel na nakita natin sa Biblia. At maaaring meron pang ibang mga layunin ng mga anghel kung bakit sila nilikha ng Diyos at kung bakit merong anghel. Pangalawang tanong, totoo bang merong guardian angel? Maraming familiar tayo sa salitang guardian angel dahil marami tayong nababasa o napapanood patungkol dito. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa guardian angel? Meron ba dito or wala? Ang tamang tanong na dapat itanong siguro dito ay kung meron bang guardian angel ang bawat isa sa atin. Kumbaga ang bawat individual na tao, meron bang guardian angel na naka-assign para sa bawat tao? Kung babasahin natin yung Bible, makikita natin na merong naka-assign na anghel sa bansang Israel. At ito ay ang anghel na si Michael or si Miguel. Basahin natin yung Daniel chapter 12 verse 1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. So take note mga kapatid, yung anghel na ito, binabantayan niya at tagapagtanggol siya ng bansang Israel. So ibig sabihin, ang binabantayan niya, ang sinasamahan niya at ang pinoprotektahan niya ay ang bansang Israel. So ibig sabihin, grupo po ito, hindi ito individual. Paano naman sa bawat tao or sa individual na tao, meron bang naka-assign? Wala po tayong mababasa sa Bible na nagsasabi na meron tayong kanya-kanyang anghel na nakabantay sa atin. Na-develop lang po kasi ang kaisipan nito sa mga Hudyo noong panahon sa gitna ng Old and New Testament. Habang tumatagal, na-develop na rin yung kaisipan na merong guardian angel sa mga napapanood at nababasa natin. Bagamat wala yung salitang guardian angel sa Bible, meron naman tayong makikita na pangako ng Diyos sa Psalm 91 verse 11. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang da kumaparoon, tiyak kang iingatan. Yes, wala tayong makikitang salitang guardian angel sa Bible or wala yung konsepto ng guardian angel na may nagbabantay ng anghel sa atin individually. Pero ito yung malinaw na sinasabi ng Bible na merong sumusubaybay at nag-iingat na anghel na nasa atin saan man da po tayo nandoon. At bukod po dyan sa mga anghel na yan, tandaan po natin, kasama po natin ang ating Diyos. Ang Diyos po natin, saan man da po tayo nandoon, ay nandoon din siya. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kasama natin ang Diyos. Pangatlong tanong, gano'ng abang kalakas ang anghel? May mga ilan tayong mababasa sa Biblia na nagpapatunay na malakas at meron ding kapangyarihan ang anghel ng Diyos natin. Makikita po natin sa Bible, ang mga anghel ay kayang pumatay. Basahin po natin yung 2 Kings chapter 19 verse 35. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Take note mga kapatid sa binasa natin, isang anghel lang yung pinadala ng Diyos dito sa kampo ng mga taga-Assyria. At ilan yung napatay? 185,000 sa isang anghel lang po.
Tingnan nyo na lang kung gano'ng makapangyarihan yung anghel ng Diyos po natin. Sa pamamagitan lang ng isang anghel, nakapatay siya ng 100,000 tao. Sobrang lakas po, sobrang lakas. Kung imaginin po natin kung gano'ng kalakas po yung anghel na yon. Dahil isang gabi lang po, napabagsak niya lahat yung 100,000 na tao. So hindi natin alam kung anong kapangyarihan ang ginamit ng anghel, kung paano niya pinatay itong mga taga-Assyria na ito. Pero nakita po natin dito, kayang pumatay ng anghel kahit gano'ng karami. Ganyan pong kalakas yung anghel po ng Diyos natin. Also, ang babasahin din natin, nung si Jesus ay dadakpin na noon at siya ay ipapako na, basahin po natin yung Matthew chapter 26 verse 53. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng anghel? Isang legion or isang batalyon ng anghel, katumbas po niya ay 6,000. Ang sabi ni Jesus, 12 batalyon. So, itatimes natin yung 6,000 sa 12, aabot po ng 72,000 na anghel yung kayang ipadala ng Diyos at higit pa po dyan. Isipin nyo po, isang anghel lang kayang pumatay ng 100,000. Gaano pa tong 72,000 na anghel or yung 12 legions of angel or batalyon ng anghel na kayang ipadala ng ating Diyos. Pero hindi niya po ginawa na magpadala ng ganong karaming anghel upang puksain yung mga tao na dumakip sa kanya at papatay sa kanya. Dahil nga, sabi ng Panginoon, kung hindi mangyayari yun, hindi magaganap yung nasa kasulatan na iprenapisay sa ating Panginoong Kristo. Isa man or 1,000,000 anghel ng Diyos, tandaan po natin, napakalakas po ng anghel na galing sa ating Diyos. At ang panghuling tanong, ano ang itsura ng anghel? Ang mga anghel po ay spiritual being, so ibig sabihin po, sila ay espiritu. Basahin po natin yung Hebrews chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Yes, sila po ay mga espiritu, pero dumarating po sa pagkakataon na sila ay nagaan yung tao. Kapag nagpapakita po yung anghel sa mga tao noong panahon po ng Biblia, madalas po sa anyong tao at sa anyong lalaki. Kung mapapansin niyo po sa Bible, madalas ang pangalan ng mga anghel ay panglalaki. Halimbawa na lang, si Michael at si Gabriel. So lalaki po madalas yung pagaan yung tao ng mga anghel. At wala po tayong mababasa or makikita sa Bible na ang mga anghel ay nag-anyong babae. Madalas po is lalaki at lalaki ang pangalan. At kung nagpapasa po kayo ng Bible, mapapansin nyo po kapag nagpapakita madalas yung mga anghel sa mga tao, ang unang reaction po at ang unang nararamdaman ng mga tao kapag may anghel sila nakikita, nakakaramdam po sila ng takot. Kung mapasahin po natin yung Matthew chapter 28 verse 4, nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Kaya mga kapatid, kung mapapansin nyo minsan, kapag nagpapakita yung mga anghel sa tao, sinasabi ng mga anghel, once na nagpakita sila dun sa tao, sinasabi nila na huwag kang matakot. Kasi nga po, yung mga tao natatakot kapag nagpapakita yung anghel. Ngayon, ano yung nga ba yung physical na itsura ng anghel? Paano nilalarawan ng Bible ang anghel? Madalas po ang anghel, pag nilalarawan po ng Bible, ito po ay merong pakpak. Makikita po natin yung imahe ng kerubin na nasa Ark of Covenant na pinagawa po ng Diyos. Exodus chapter 25 verse 20, gawin mo magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Kung makikita po natin yung Ark of the Covenant, makikita po natin meron dalawang kerubin doon. At yun po ang nag-i-illustrate at nagpapakita ng imahe po ng anghel. Also, makikita rin natin mga kapatid yung vision po ni Isaiah doon po sa isang serapin. Basahin po natin yung Isaiah chapter 6 verse 2. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginamit sa paglipad. Also, nung meron din pong anghel doon sa libingin ni Jesus, inillustrate din po yung itsura po ng anghel. Ito po yung sabi, Matthew chapter 28 verse 3. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. So, hindi pa po natin ganun kaalam kung ano exactly talaga itsura ng anghel. Pero, nakakasigurado po ako, napakaganda po ng anghel na nilikha ng Diyos. Unang-una sa lahat, dahil nilikha ito ng Diyos. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay napakainam at napakaganda po. Tandaan po natin yan. Kung yung anghel po napakaganda, nilikha po ng Diyos, tandaan nyo rin po, kayo rin po mismo, nilikha ng Diyos according to His image. Kayo po ay magandang nilikha rin ng Diyos. So yun, nakita natin yung itsura ng mga anghel, yung katangian ng anghel, kung gaano silang kalakas, kung ano yung purpose nila. Nakita natin lahat yan. Pero mga kapatid, ito nang tatandaan natin. May mga pagkakataon kasi sa Bible na kapag nagpakita sa kanila yung anghel, dahil sa pagkakamangha nila, sinasamba po nila. Pero ang anghel po ay hindi sinasamba. Tandaan natin mga kapatid. Ang karapat-dapat lang po sambahin ay ang ating Diyos na buhay. Wala na pong iba, kundi siya lang po. Siya lang po ang dapat sambahin, na kahit ang mga anghel mismo, sinasamba nila yung Diyos natin. So yun lang mga kapatid, salamat sa panonood. Nawangan na linawan tayo sa mga tanong patungkol sa anghel. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mag-iingat po kayo palagi.